may pangangailangan ako at ikaw may pangangailangan ka rin. Magbigayang kayo. Hindi kayo nakakaraos naman sa video call. Totoo naman yan eh. Nasabi niyo, masamlang ako magsalita. Vlog ito, real talk lang tayo. Kaya naghahanap ang iyong jowa ang asawa mo kasi hindi mo pagbigyan. Pagbigyan mo. Umungol ka. Sabi nga sa to. Diga. Yon mga kabataan. Magandang magandang hapon mo. Magandang araw ng Sabado. Isang mapagpalang araw ng Sabado yun. Nagigising lamang mo ng anak ng inay. Ho, sa mga bagong subscriber, ako yung papakilala. Ako ay ang batang Saudi. 12 taon at trabaho sa Saudi Arabia. At yung patong walang jowa. Mami face. Sarap siya. Tapos, walang jowa. Hindi niya. Ikman ka lang kasi jowa ka lang. Huwag na mag-jowa. Ngayon ho, tayo po ay magkakaroon ng magandang-magandang content na may kapupulutan ng aral. Ano? Karne-karne. Kumulay pa ba? Ano naman po? Bakit nga ba tayo single? Single ma, kayo. Single dad, kayo. Bakit ako single? Kami. Yan ang ating pag-uusap. Kagabi ako'y nag-live. Napakadami, napakaganda. May kumanta, may sumayaw. Tapos nung ako'y pawisan na Diyos ko puro din, nagkaroon ng Q&A. Open, open. Pwedeng open. Open yung pulungan, yung kay on. Yung open-minded lahat ang tao nakikinig sa akin doon. Kasi bago ako mag-flip, lalo patanoy ko muna makakasakit ako. Ganyan ako mag-live sa TikTok. Dahil pag ako'y nag-live sa TikTok, talagang walang hiyaan. Ngayon, marami doong nagbigay ng kanilang mga hinaing. Ibig sabihin, yung mga na nararanasan nila, bakit ikaw naging single ma? Anong naging rason mo? Bakit ka iniwan? Bakit ka? Ikaw ang nang iwan. Hindi porket single ma, ikaw na iniwanan. Maraming nagsabi doon na single ma, kaya sila nawalan ng jowa o asawa dahil sila nang iwan. Sa loob, diba? Ito, may make a story short na lang. Hindi bagay ako mag-edit na pag nag-vlog. Ako yung minumaman ng tubig na ako pagka hindi ka nag-vlog. Garne-garne. Ni porkit ikaw ay single ma'am. Sa single ma'am muna tayo. Iniwan ka, hindi ka na masarap. Yung dadalihin ka lang, bubuntisin ka lang, tapos hindi ka nabibigyan responsibility. Bakit salita, di ba? Real talk lang tayo. Ganyan talaga. Marami kasi nagiging single ma'am. Karamihan, 80% naniniwala ako yung mga nag-abroad. Kasi LDR. Long distance relationship. Diga? Kasi para sa akin at sa mga sumagot sa akin kahapon sa akin live sa TikTok, para sa akin talaga, bakit naman nagkakaroon ng single mom? Komunikasyon. Kasi kung wala kang komunikasyon, oras baga. Iba yung walang oras sa may komunikasyon. May komunikasyon ka nga, may internet ka nga, may phone ka nga, di ka naman chinachat dahil walang oras sa'yo. Ngayon, may oras sa iyo pero wala ka namang internet o telepono na ibinibigay yung oras sa mahal mo. Kasi ang communication para rin sa relasyon. Communication is a relationship. Tama? Hindi lang sa jowa mo, hindi lang sa asawa mo, hindi lang sa anak mo, hindi lang sa mahal mo sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng ginagawa mo. Pag walang communication, hindi magtutugma, hindi magmaayos ang inyong mga samahan.
Napaka-importante niyan. Kasi hindi mo alam ang nangyayari sa iyo. Hindi mo alam ang nangyayari sa kanya. At ikaw, hindi mo alam ang nangyayari doon sa jowa mo. Hindi mo alam nangyayari sa Pilipinas. Hindi mo alam nangyayari sa abroad. Kaya pag nawalan ka na yung communication, yung oras baga, parang tinanggalan mo na ng ano yun yung halaga, yung inyong samahan. Number two, para sa akin, pera. Huwag kang masyadong sasabihin mo sa sarili mo na ang tawag sa salita na inyo. Impokrito o impokrito na ang pera ay hindi kailangan sa relasyon. Uy, kasama yan. Shout out kay ML kasi pinaliwanag niya ang kagabi. Hindi ko lang na-edit yung aking ano, nasa kabila kong telepono. Kaya gumawala na ako ng sarili kong life, ng sarili kong vlog. Ikaw ba, maganda nga samahan ninyo. Tapos maya-maya, 1 week, 2 weeks, 1 month, 1 year, mag-aaway na kayo, magbababag na kayo. Sino magiging masaya kung wala kang pera? Diba? Numero uno din yan para sa akin. Wala kang pambayad ng bahay, walang pambili ng gatas. Diba? Tainan mo na akong tubig. Tainan mo mga batang inom lang tubig. Walang pambayad ng ng bahay, walang pambayad ng kuryente, ng tubig. Wala kang pambili ng gatas ni baby. Wala kang pagkukuhanan ng pera. Kung yung asawa ay may mga gustong gawin, magsasabog, magtotongit, magbabarik, wala siyang pambili, iinit ang ulo mo. Kung itong asawa mo babaysot na rin, mahilig sa salon, mahilig lumabas, kahit pambili ng konting makeup, walang pambili, di magbababag kayo. Pero hindi dapat problemahin yung pera. Dahil maraming rason. Pwede ka magtrabaho, pwede ka manghiram, basta babayaran. Pero yung humiram pa ng humiram, tapos hindi mo ibabalik, yun ang hindi maganda. Magtrabaho ka. Para ikay magkapera. At ito pa. Ito talaga ang the best. Bakit nagkakaroon ng single mom? Hindi makatiis. Huwag mong isisi sa amin mga lalaki. Hindi ka rin makatiis. Minsan kasi, yung mga nasa abroad, sila ang makakate. Sila yung mga katerin. Yan, mga taga Makati City, taga Guadalupe. Hindi lang napagbigyan, magkahanap na ng iba. Real talk tayo. Based on my experience, malayo lamang kami sa isa. Kami talaga. May kami, wala nga palang kami. Malayo lang kasi sa isa, naghanap na ng kakamot sa iyo. Huwag kayo. Isipin mo yung asawa mo o yung jowa mo, ginagawa ang lahat para sa future mo, may future ka naman. Para sa kinabukasan mo, para sa kinabukasan ng anak ninyo. Umalis ang asawa mo sa NAIA para mag-abroad, para magtrabaho sa abroad. Inaalagaan ang anak ng iba, ang anak ng amo, na hindi maalagaan yung anak nyo. Tapos ikaw na lalaksot o ikaw na babaysot, kumakalantari sa iba. Umaapid sa iba. Ano yung salita? Kumaapid. Hindi may isang pungutos ng Diyos. Huwag umapid sa asawa ng may asawa. Tama ba? Basta iyon. Pangit iyon, pero masarap. Kaya lamang, Diyos ko po rude. Maawa ka naman sa asawa mo. Eh. Kung ikaw lalaki, kung asawa mo babae. Ikaw babae na sa Pilipinas, asawa mo lalaki. Kami mga OFW, lalo na mga kadama. Kuskus doon, linis doon. Inaalagaan yung bata, pinapakain, ang tanong, iniisip niya sa sarili niya, sa salitang English, I feel you. Diga, hindi feel you ha, I feel you. Nararamdaman kita, kahit wala akong anak. Nararamdaman ko yan, syempre may isip din naman ako. Kaya kayo, wag nyo nang gawin yun, kasi hindi nyo niloloko ang sarili nyo, yung may mga second, mga two-timer dyan, may mga jowa na, medyo mo jowa pa. Yung mga may asawa na nasa abroad pagdating, may mga asawa na nasa Pinas pagdating sa abroad. Aba, single daw siya. Binata daw siya, dalaga siya. Ito naman ang the best na gawin. Kung ang asawa mo o jowa mo, aminin lang natin, may pangangailangan ako at ikaw may pangangailangan ka rin. Magbigayan kayo. Di ka nakakaraos naman sa video call. Ang sagot. Totoo naman yan eh. Sabihin nyo, masamlang ako magsalita.
vlog ito, real talk lang tayo. Kaya naghahanap ang iyong jowa ang asawa mo kasi hindi mo pagbigyan. Pagbigyan mo. Umungol ka, sabi nga sa TikTok. Hindi ka. Kahit hindi ka nasisiyan, umungol pa more. Mag-a-e-i-o-u ka. Gay ang skupuro de. Pag ako ang iyong nakatandem, naku po, talsikasaki sa may. Joke lang. Ayan, gusto ko lang paliwanagan. Seryoso. Ito lang ang gusto kong sabihin sa mga single mom. Kapag ikay niloko, pagtatanggol pa kita kahit babae ka kasi may kapatid akong babae at marami rin akong na-experience na ganyan mga kaibigan. Pag ikay niloko, hindi mo deserve na maloko. Hayaan mo siya. Mas maraming tao sa mundo na mas deserve mo sumaya. Iwanan mo. Lalaki lang yan. Babae lang yan. Tulad ko. Based on my experience, hindi mo na ako nagjowa. Kasi titikman lang ako. Iiwanan din naman. Nintik na yan. Pwede naman tumikim sa iba. Basta titikman mo. Isa lang. Yung part-time lang. Walang commitment. Per hour lang. Parang sogo. Hindi, seryoso. Ito nang seryoso. God has planned for us. May nakalaan para sa'yo. Para sa'yo. Para sa akin. Para sa atin. Ganun yon. Huwag mong itali ang isang bagay. Huwag mong ipilit ang isang bagay na gustuhin mo kahit hindi ka gusto. Kasi kapipilit mo ang resulta niyan, hindi ka magiging masaya at the end of the day. Pero pag ginusto mo, makukuha mo. At pag para sa'yo, ay para sa'yo. Wala sa edad ang pagjojowa. Wala sa edad ang pag-asawa. Nakatakda na yan sa kamay natin. Darating yan. Okay? Kaya ikaw, shout out kay Annabelle Official ng Kuwait. Minention pa kita din eh. Naramdaman kita yung mga pagsasabi mo sa akin kagabi. Ito lang masasabi ko sa'yo. Do what makes you happy. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, do it. Gawin mo. Kasi walang pumipigil sa'yo. Sarili mo yan. Ikaw ang magdedesisyon yan. Kahit anong sabihin ko o ng mga kapamilya mo, kamag-anak, kaibigan mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon sa buhay mo, sa larangan ng pag-ibig. Dami kong alam, no? Nakadalawa lang naman ako relasyon. Isang apat na taon, isang tatlong taon. Tapos 2018, ang huli kong jowa. Hindi na ako nag-jowa. Kung may darating, edi salamat. Shopee. Pag wala, edi. Ay, Diyos ko, puro din. Ay, nang gagawin? Maria, Maria. Siya ako naman yung magmumumog. Hindi na nakapag-supply eh. Yan ha, ang totoong real talk. Vlog. Walang mumog yan. Yan ang itsura ko sa mga nagtatanong. May muta pag yan. Maraming yung salamat. Yan. See you on next vlog. Sana kayo masaya at ligtas. Laging mag-iingat sa lahat ng mga bagong subscriber. Pa-subscribe na sa inyong mga kaibigan. Maraming yung salamat. Mag-iingat. God bless.